Hi everyone, this is Doc Ram. Welcome to Entrep Learners Hub. This particular episode is available in YouTube, in my podcast, specifically in Spotify and Anchor. Before tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga social media platform ko, at sa lahat po ng mga nag-register na dito po sa virtual book launching natin ng upcoming book ko po na Empowered Entrepinoys. Maraming maraming salamat po sa inyo. At makita-kita po tayo sa April 9, 9:30 a.m. We will do it po online. So for today's episode, actually po sa YouTube po, nagbabalik po ako. Medyo matagal po ako nawala, pero sa Spotify and Anchor, patuloy po tayo nag-upload ng mga bagong videos at saka ng mga bagong audio files. So for today po, gusto ko pong i-share po sa inyo isa sa mga topic po na na-mention ko dito sa upcoming book ko na The Empowered Entrepinoys. Gusto ko po sanang bigyan kayo ng at least an idea or overview dun po sa kinonseptualize ko pong guide or masasabi nating formula kung paano po ba maging effective na entrepreneur. Kasi po karamihan po ng mga tinutulungan natin, especially sa mga micro and small medium entrepreneurs or MSME, nagkakaroon sila ng problema po kung paano po nila patakbuhin yung negosyo. So dito po sa libro kong ito, pinakita ko po at illustrate ko po sa inyo yung formula na ginawa ko po. So ito po is combination po ng lahat po ng mga nakuha natin sa mga MSMEs natin. And then inassess ko po yung ano po ba yung talagang magsusustain sa kanila. Kasi importante po talaga ang isang negosyante is magsustain sa negosyo. So for today po, allow nyo lang po ako na ipakita po yung screen natin for today. Kasi po, napaka-importante talaga maintindihan natin yung pinaka-guide. Kung paano ba masasabi natin na effective na magkakaroon ka ng, of course, magandang journey as an entrepreneur. So for today po, meron po tayong formula na kailangan maintindihan. So ito po yung formula na ginawa ko po dito sa aking book. Actually po, sa mga ibang webinar po, sinasabi ko it's a guide, pero ito po is combination ng maraming guides. So ito po yung pwede pong i-share sa inyo for today. Tayo po kasi, pag nagninegosyo tayo, karamihan po sa atin excited na mag-start. Excited tayo na magkaroon ng bagong negosyo, pagkakakitaan, or minsan naman po talaga nakakalimutan natin na meron tayong mga preparation na dapat gawin. And itong formula na to, or itong guide na ipapakita ko po sa inyo, na-conceptualize ko po ito nung nagsusulat po ako ng libro kasi nakikita ko ang daming mga errors, ang daming problema ng ating mga MSMEs. Napaka-importante po talaga na maintindihan nyo pag kayo po ay pumasok sa negosyo, importante po talaga na paghandaan natin. So dito po sa formula na to, bibigyan ko po kayo ng guide, i-take note nyo po, i-check nyo po yung mga information na ibibigay ko sa inyo kasi napaka-importante nito sa inyo. So ngayon po, simulan natin. So bawat isang entrepreneur, especially po sa mga nag-start pa lang, importante po na mag-prepare po kayo. Hindi po pwede kasi ang negosyo ngayon na parang ano na lang easy lang na i-open mo, meron kang kapital, o kaya magaling ka ng magsalita, o marami kang experience sa isang bagay lang, and then wala ka namang enough skills sa papasukin mo, gusto ko po na kayo po ay magkaroon po ng idea, ano ba dapat ang mga gawin ko? Ano ba dapat kong tandaan? So ito pong formula na to, guide na to, for today's episode, kailangan nyo po maintindihan na mas malalim. So iisa-isahin po natin siya. So ito po yung kinonseptualize kong formula para po maging ano po kayo, empowered entrepreneur. At the same time po, masustain nyo po yung negosyo. So ito po yung formula na ipepresent ko para po sa inyo lahat for today. So ano po yung formula natin? Marami nagtatanong sa akin, sir, ano po ba yung guide? Or ano po bang pwedeng bigay nyo sa akin tip? Ito po yung isi-share ko po sa inyo na available din po sa libro ko na makikita nyo pinaka-expanded version ng explanation ko at paano nyo po ma-assess yung sarili nyo based po sa formula ko. So ang formula po natin, dapat kapag ikaw ay isang entrepreneur na papasok sa isang negosyo, kailangan combination siya ng lahat ng ito. So nandyan po yung number one, renewed mindset. Number two, it's another guide po natin is an entrepreneurial skills. Number three is aligned experience.
Plus, isasama nyo rin po excess money funds. Then, meron po tayong committed time. Plus, sustainable business idea. Now, allow nyo po ako na i-share sa inyo or explain sa inyo. Now, ito po, actually po, marami po talagang dapat kayong maintindihan per guide. Pero for the meantime po, bibigyan ko muna kayo ng mga patikim kung ano mga dapat nyo tandaan dito sa formula na sinishare ko po sa inyo. So, the first one po is renewed mindset. Ano ba ibig sabihin ko dito sa renewed mindset? Now, ibig sabihin lang po nito na dapat po as an entrepreneur, kung papasok ka sa isang negosyo, dapat bago yung mindset mo, pag-iisip mo, kapag ikaw ay nagninegosyo. Number one po na dapat natandaan na selling talaga is number one activity na ginagawa natin. So kung hindi po ikaw ready dun sa idea na yan, I suggest po na i-assess mo yung sarili mo, alamin mo yung mga strengths and weaknesses mo para magkaroon ka ng, alam mo, overview na kung dapat ba akong magtuloy sa negosyo or hindi. Kasi ang isang entrepreneur po, dapat po ang mindset natin, hindi tayo mindset na empleyado, hindi mindset na parang ikaw ay isang customer. Dapat ang mindset mo as an entrepreneur. Dapat critical kang mag-isip, dapat malalim kang mag-isip. Alam mo kung ano yung mga dapat na decision. Hindi po pwede dito magaling lang magsalita, hindi pwedeng gwapo ka lang, maganda ka lang. Hindi po pwede dito may experience ka lang sa school na business course or meron ka lang experience sa trabaho na nagluto ka. Yes, makakatulong po yun, pero isa lang po yun sa kailangan natin. So dapat, as an empowered entrepreneur na makakasustain ka sa negosyo, yung mindset nyo po is para siyang isang talagang actual na entrepreneur na. Talaga namang magiging entrepreneur ka kasi mag-start ka na ng negosyo. So, paano po yan? Dapat yung pag-iisip mo, alam mo kung paano po mag-manage ng negosyo. Alam mo dapat kung paano mag-set ng presyo sa iyong mga binibenta. Dapat ikaw din marunong ka kung paano maglagay ng discount, ng pricing, ng mga ganyang mga naiisip na strategy para sa negosyo natin. Malalim kang mag-isip. So, hindi pwede po yung basta nagbenta ka lang. Ang thinking mo, pag linagay mo yung isang negosyo sa isang lugar, may benta na yon. So, dapat, marami kang pwedeng naiisip na pagkakataon para ibenta mo yung negosyo mo. Maraming, ano ka, marami kang prospect. So, mindset, kailangan baguhin. Now, gusto ko lang iwanan sa inyo, sa mindset po, dapat meron kang sales culture. Ang culture mo ay pagbenta. Nasa dugo mo siya. But anyway, nade-develop po yan through training, through, of course, mentoring and coaching. So, yan po yung una na kailangan natin sa formula natin. Now, pangalawa po, yung entrepreneurial skills. Meron tayong separate video for this po. Meron din tayong separate na session for this. Pero gusto ko lang pong ibigay sa inyo sa entrepreneurial skills. Ito lang ang gusto ko pong i-share. Hindi lang importante na magaling ako magbenta sa inyo. For example, bibentahan ko po kayo ng cupcake o kaya po ng banana cake. Hindi po importante dapat na magaling lang akong magbenta. Minsan sabihin sa atin, magaling akong, for example, mambola. Wala pong term na pambobola pagdating po sa sales. Pag ikaw ay isang empowered entrepreneur na gusto mo mag-sustain sa negosyo, hindi po pwede na bola-bola lang. Okay? Hindi po kayo siopaw. Okay? So, kailangan po is marunong ka, equip ka kung paano magbenta ng tama. Pag sabi mong magbenta ng tama, alam mo yung mga technique, alam mo yung mga strategies kapag mayroong mga, of course, negotiation, mayroong mga butt-in yung mga customer. Alam mo kung paano ka mag-adjust. So, hindi pwede itong bola-bola kasi masasabi ko po na ang pagbobola sa isang negosyo ay hindi po siya tatagal. Napaka-short lang po ng lifespan kapag ikaw ay nambobola. So, avoid yung pambobola. It should be a good and committed entrepreneurial skills. Marami po yan. Risk-taking. Okay? Visionary ka dapat. Creative ka dapat. Meron kang attention sa details. So, marami po yan. Meron tayong separate video but for this one. Pero, binibigyan ko lang po kayo ng idea. Pero, ang bottom line po for entrepreneurial skills, dapat lahat yun meron ka. Hindi lang yung communication skills, hindi lang ang selling skills. So, marami po kayong dapat natingnan. Sa libro ko po, makikita nyo po, nandyan yung mga checklist o kaya yung mga assessment kung paano nyo po malalaman yung mga, paano kayo magiging aware dito sa entrepreneurial skills. Okay? So, yan po yung second. Now, yung third one po is align experience.
ano po ba yung aligned experience? Hindi po to simply na work experience lang. Ito po ay pwede pong combination po ng hobby o kaya po ng work experience nyo. Pwede rin naman po based sa background ng family nyo or based sa background nyo po na nagbebenta na kayo before. At pwede rin naman po sa trabaho nyo na ginagawa ngayon. So yan po ay maraming mga experience po na sinasabi yan. Pag sabi pong align, ibig sabihin nun, kapag ako ay magbebenta kunyari po ng service, dapat meron akong experience dun sa ibebenta kong service. Hindi pwedeng ano lang, narinig ko lang na magandang mag ano ngayon, mag for example, travel business or travel booking services, parang ganyan. So hindi po pwedeng basta narinig mo lang o kaya uso ngayon, magne-negosyo ka na. Dapat meron kang enough na allied experience, whether hobby ba yan o kaya meron kang talagang training na comprehensive o kaya minsan naman masyadong malalim yung experience mo pagdating sa travel, pwede mo gamitin yon. Pero kapag magne-negosyo ka lang na based lang sa sinabi o kaya based lang sa uso, based lang sa sinabi ng friend mo, na-convince ka lang na wala naman talagang ikaw assessment na kaya mo ba to, I suggest po na huwag po kayong tumuloy sa ganung negosyo. Dapat alamin mo muna, dapat i-check mo yung experience mo, align mo yan. Ito po ang keyword dito is align, i-match nyo po yung gagawin yung negosyo dun sa magiging trabaho mo sa negosyo na yan. At the same time, yung naging experience mo. Ano ba yung mga baon mo? Eh, ano bang pwede mo ibigay? Kasi ang negosyo po, hindi basta ano lang to, copy ka lang, imitate ka lang. Hindi po natagal po ang negosyo natin ng ganyan. So tandaan nyo po yan, align experience. Number 4 po, excess money funds. Sir, tama ba yung nakikita ko or naririnig ko sa inyo na excess money funds ang kailangan kapag magne-negosyo? Yes, tama po yung narinig nyo. Excess money funds. Marami pong mga nagne-negosyo ngayon. Sabi nila, may pera daw sila. Pero yung pera na yun pala ay savings nila. Personal savings po nila. Ibig sabihin po, ang excess money funds dapat on top of your savings, meron kang gagamitin na pang negosyo. Ito yung excess mo na lang. So, ibig sabihin po na excess, kapag minus nyo na po lahat ng mga expenses nyo, may natira, nakapag-save din kayo, nakapag-invest kayo, may natira po doon na amount, yan ang pwede nyong ipang negosyo. Bakit ko po sinasabi kailangan excess money funds? Kasi po sa negosyo po, ito po ay risk. Ibig sabihin po ng risk, ang negosyo, kapag pumasok ka, may tendency po na malulugi kayo. So hindi po pwede dito na galing po sa savings nyo or dun sa revolving fund na ginagamit nyo everyday. Kasi ang tendency, kapag nalugi po kayo, of course, affected po ang finances nyo at hindi kayo makakabayad kung nag-aaral kayo or nagtatrabaho kayo sa mga dapat yung bayaran. So, mahirap pong i-manage yung dalawa. May negosyo ka na, nagtatrabaho ka, tapos ginamit mo yung pera mo, nagaling po dun sa savings mo o kaya dun sa ginagamit mo ngayon na pera. So, definitely po magkakaproblema po kayo. So, iniiwasan po natin na maging problema nyo yan later on. Kaya po sinasabi na dapat excess money funds ang gagamitin natin. Okay? So, mahirap ba siya? Mukha siyang mahirap kasi nga po, mahirap kung wala kang excess funds. Pero kapag nagtabi ka, kaya nga po dun sa libro ko, ituturo ko sa inyo kung paano nyo at least i-assess yung sarili nyo. Ano ba dapat itabi nyo? Meron pong certain na negosyo kayong dapat na pasukin pag ganito lang po ang pera nyo. So, yan po ay masishare ko po sa inyo sa mga social media sessions natin. Pero dito lang po, ang bottom line, dapat excess yung pera mo. Okay? Now, another po na kasama po sa formula natin o sa guide natin is yung committed time. Sa negosyo po, wala pong ruling na dapat 8 hours kang magnegosyo. Dapat magnegosyo ka lang ng 1 hour. Depende po yan sa inyo. Depende po yan sa inyo as an entrepreneur. Kasi po, ang committed time, ito po yung allotted time na ilalagay nyo at ibubuhos nyo sa negosyo nyo. So, kung kayo po ay nag-allot ng 3 hours, ibig sabihin nun, 3 hours po para po sa negosyo. So, I suggest po na dapat i-assess nyo sarili nyo, ilang oras ba ang kaya kong i-spend para magnegosyo? Kasi kung nag-work po kayo ngayon, tapos magne-negosyo kayo, may mapapabayaan po kayo dyan. Hindi po kasi pwede yung idea na iwanan ko na lang negosyo ko sa staff ko,
sa nanay ko, sa kapatid ko, sila na bahala. Hindi po ganun. Kasi right now po sa pagnenegosyo, especially ngayong pandemic, ang dami pong nalulugi. So, hindi mo pwede basta iwanan ang negosyo mo dahil of course marami, sabi mo may pera ka, o kaya kung meron ka mang excess capital, iwanan mo na lang sa nanay mo, siya na bahala. Hindi po pwede ganun kasi ang negosyo kasi is a commitment. Commitment siya. So dapat yung time ibibigay mo na meron kang 4 hours, okay lang kahit konti lang yun eh. Kasi yun ang kaya mo lang for this time. So dapat po, huwag niyo pong ipilit yung gusto mong engranding negosyo. Then later on, pamapabayaan mo naman siya. Wala ka namang time sa kanya. Parang love lang po yan, di ba? Di ba sa love, nagkakaroon ng problema pag wala kayong time together. So parang ganyan din po sa negosyo. Dapat meron kang committed time. Kung kaya mo lang is 2 hours, so good. 2 hours lang. Huwag mo ipilit na mag-franchise ka. Ipilit mo na gawa ka ng negosyo na masyado namang makakapag-spend ng maraming time ng oras mo. Nag-aaral ka pa ngayon. O kaya nagkatrabaho ka, hindi mo talaga matututukan yan. So definitely po, babalik po kayo sa amin o babalik ka sa akin na sabihin mo, sir, tama po yung sinabi mo kasi nga napabayaan ko yung negosyo ko. And yan po yung mga sinasuggest ko po sa mga mini-mentor natin. So huwag kang mag-commit ng isang negosyo na hindi naman kaya ng oras mo. Huwag kang mag-commit ng negosyo na hindi naman swak kung ano yung meron ka. Especially right now sa trabaho mo. So, meron tayo another session for this one. Again, na ipapakita ko rin sa inyo ano po yung mga combination ng mga negosyo na swak lang sa time nyo. So dapat intindihin nyo po ah, tanungin mo lang sarili mo ngayon, ilang oras ang kaya kong i-commit? Kung tuwing Sabado lang, sige go, Sabado lang tayo magnegosyo. Kung kayo po ay part-timer lang sa work nyo, pwede ka mag-part-time din sa negosyo. So kunyari, 4 days sa negosyo, 3 days sa trabaho. So, ganyan po. Huwag po agad yung basta jump na kayo agad sa 8 hours o kaya full-time na negosyante na kayo. Kung hindi pa kaya, huwag po natin ipigil. Okay? Now, lastly po, sustainable business idea. Now, ang sustainable business idea po, yung term na sustainable, dapat po makatagal po yung negosyo nyo. Hindi po pwede ang negosyo natin tatagal lang ng 1 year. O tatagal lang po ng 6 months or 2 years. Dapat ang thinking nyo po, sabi ko po kanina, may mindset po kayo na employer o kaya business owner or entrepreneur, dapat ang iniisip nyo po, yung ibibigay nyo pong product sa inyo pong customer ay may offer nyo ng matagalan. Ibig sabihin nun, marami kang pwedeng gawin. So, sustainable business idea. Now, ito po, lastly lang po, ipakita ko lang po ah, paano ko po i-apply yung sinasabi kong sustainable business ideas. Now, example po, tingnan nyo po yung picture sa harapan nyo. Meron po ako mga set na mga products dito. For example, gusto kong mag-cupcake business. Ito po, lagi ko po sinishare kasi ito po yung nasa book ng Empowered Entrepinoys. Kaya po, pinapakita ko po sa inyo. Now, magbigay lang po ako ng isang example before we end for this particular session. The sustainable business idea, for all of those na nakikinig po ngayon, imagine niyo na lang po. Meron po kayong cupcake na ang packaging po niya, o yung pinaka-paper na kung saan po nakabalot yung cupcake, yung parang cupcake na holder niya is kulay blue. Yung kulay po ng kanyang cupcake is pink, o kaya pwedeng red, o any color na gusto niyo po. Now, ito po, ang sustainable business idea, dapat as an entrepreneur, ang thinking mo dapat, hindi ka lang basta nagawa ka lang ng product na gusto ko lang ay kulay pink, kulay red, kulay orange, or kulay white na cupcake, pero dapat alam mo sa sarili mo na dapat kapag in-offer ko tong product na to, masusustain ko na mapapanindigan ko na ganito yung product na i-offer ko. Dapat may paghuhugutan po yung inyo pong gagawin na idea. So, ito nakita nyo po ngayon or marang variety po ng mga products ng iba't ibang klase po ng cupcake. Kunyari, cupcake na merong strawberry sa top, cupcake na meron pong chips on the top, cupcake na meron naman pong frosting na cream cheese, meron pong frosting na chocolate. Yan po ay mga idea. Pero hindi po lahat po ng idea po mag-fit po sa inyo. Dapat po yan i-assess natin, dapat i-check natin. Ano ba yung tamang business idea
for cupcake para sa'yo. So, hindi po pwedeng i-compare mo lang yung cupcake nung kalaban mo sa cupcake na gagawin mo. So, marami kasi pong mga factors yan. At yan po ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod po natin na sessions. But for the meantime po, tandaan niyo po uli yung aking pong formula for the Empowered Entrepreneur para po makasustain po kayo sa negosyo. Alam ko po kasi na ito po ay napaka magandang topic na pwede niyo pong gamitin. Pwede niyo pong maging starting guide para po mag-start kayo ng negosyo. So again, thank you very much po for watching and listening to for this particular episode. I hope na nakatulong po ako sa inyo and marami pa po tayong pag-uusapan. Especially po ito pong aking pong book na Empowered Entrepreneur or Entrepinoys pala. The Empowered Entrepinoys. Abangan niyo po ito kasi po magkakaroon po tayo ng virtual book launching at magkakaroon po tayo ng e-book very very soon. So again, thank you very much po and see you again next time.